What's up mga chong? Here's your boy Brino Chill again. And this is another episode of my moto vlog. And today mga chong, pagkuumpara natin no ang branded the bike sa China Kadiring bike. Let's go. So yun mga chong, gusto kong pag-usapan no or ikumpara ang China bike sa isang branded bike mga chong. Itong topic na to mga chong is hindi matapos-tapos na topic, hindi matapos-tapos na diskusyon about sa pagkukumpara ng China bike at branded na bike no. So marami nagsasabi na kapag China bike sirain, hindi tumatagal, ang cheap, walang wala or hindi maapalag or hindi makalaban sa branded na bike. So ngayon mga chong, i-discuss natin or pag-uusapan natin no, kung ano ba yung pros and cons no ng China bike at saka branded the bike. Okay? So munang i-shoutout yung tropa natin sa pagpapahiram ng kanyang Z200X. So eto na mga chong no, unang-una, kaya ako din gustong pag-usapan tong topic na to is kasi marami akong naririnig na talaga na sobra yung pambabash sa mga China bike no. Dito sa kaliwa ko mga chong is yung aking R15 V3 na 15 months old. And dito naman sa kanan ko is isang Z200X na I think 3 months old. Okay? So syempre mga chong, comparing sa kanilang price range no. So hindi naman natin may kakaila na kapag sinabing branded the bike like Yamaha, Honda, Suzuki, KTM, talagang pricey siya. Okay? So nandun yun, pricey talaga siya. And then kumbaga naman sa mga China bike naman, so ang price ni Z200X mga chong is around nas 72,000. And si R15 V2 naman sa pagkakaalam ko is 164,000 yung kanilang yung kanyang SRP. Diba halos triple ng presyo ng Z2S para makabili ka ng R15. So hindi naman kasi lahat ng tao mga chong no kayang bumili or kayang mag-afford ng R15 or any branded bikes. Kaya napupunta sila sa pagbili ng gantong bike, ng China bike na nandun din yung hanap nila. Like ano ba yung reason mga chong kung bakit bumibili ng China bike ang isang rider? So the first one is syempre unang-una sa lahat mga chong is syempre budget. So dun pa lang sa price mga chong, nagkakatalo na silang dalawa, di ba? Pero syempre, yun na nga, hindi naman kasi lahat ng rider kayang mag-afford ng mamahaling bike. So syempre, ang magiging bagsak nila is bumili ng hindi branded na bike. Like, yan, nandyan si Rusi and X-Motorstar na talagang sinasabing pang maksa talaga. Actually mga chong ha, personally dati bago bumili ng R15 talagang nasama din sa choices ko tong Z200X na to. Kasi kung titignan okay. Kasi kung titignan naman talaga natin mga chong, talagang sporty siya tignan, guwapo talaga siya tignan. Actually mga chong, kahit ako naka R15 na ako, hindi ko maiwasan na lumingon or lingonin itong Z2S na to kasi talagang napaka-gwapo niya, napaka-sporty niya. So wala naman yan sa brand ng motor mga chong. Kaya ano natin, tanggalin natin sa mindset yung ano, yung brand wars and pag-compare ng China bike sa branded the bike. Kasi alam natin na kapag branded mas maganda siguro sa paningin ng iba. Pero di ba, hindi mahalaga yun eh. Ang mahalaga yung ano, yung respeto. Diba? Respeto dun sa rider, respeto dun sa motor. Kasi pare-pares lang naman tayo ng gusto eh.
isa lang naman yung passion natin kaya tayo bumili ng motor, isa lang naman yung purpose natin kaya tayo bumili ng motor, kaya natin binili yung motor na yon. Gusto natin magmotor, masarap magmotor, gusto natin magride, gusto natin magwalwal for daily use, di ba, for papogian purposes. So ganun eh, yun yung magiging, yun yung pinaka reason natin, yung pinaka purpose natin kung bakit tayo bumibili ng motor, di ba? Kung yun yung reason, mga chong, so di ba wala tayong karapatan para i-bash or usgahan natin yung China bike. So, wala rin sa brand dyan, no? Kahit anong brand ng motor mo, kung di ka marunong mag-alaga ng motor, mga chong, parang walang kwenta yung pagka-brand ng motor mo, di ba? So nasa pag-aalaga din yan. Kung maalaga sa motor, talagang pinapahalaga mo yung motor mo. So di ba yun, mas tatagal yung motor sa'yo. Eh kung ganito nga yung motor mo pero di ka naman marunong mag-alaga, so diba, nonsense, nonsense lang. No to brand wars, mga chong. Tanggalin natin sa mentalidad natin yung pagko-compare ng mga China ng motor, ng China bike sa branded the bike. Di naman sila bibili nito, mga chong, hindi sila magiging masaya eh. Diba? Saka mga chong, no, yung mga ibang tao naman dyan, di naman nila malalaman na uy, yung motor nito China bike. Diba yung mga walang alam sa motor, di naman nila malalaman to na itong motor ko, branded pala to. Minsan nga sa parking na pagkakamalang rusi to eh. Hindi ko alam kung maiinis ako pero di naman natin sila masisisi kasi, di ba? Di naman nila alam yung motor na yan. Ano bang alam nila sa Yamaha, sa Rusi, sa Suzuki, di ba? So at least, nagagandahan sila dun sa motor mo. Nagagandahan sila dun sa motor ko. Yun yung mahalaga dun. And mga chong, dun sa mga may ito lang yung ano ko, yung hinaing ko sa mga nagmamayari ng China bike. Siguro, wag nyo na lang lagyan, kung kunyari, Motorstar, may mga nakikita ko, Yamaha yung nakalagay, Ducati, di ba, Suzuki. Siguro, para sa akin, wag nyo na lang lagyan ng ganun. Di ba, be proud, di ba? Dapat maging proud kayo kung ano yung motor nyo. Kasi mga chong, pinaghirapan nyo yan eh, pera nyo yan eh. Di nyo naman yung binili, di ba, para magpa-impress ng ibang tao. Yun, mga chong, di ba, hindi nyo naman siya binili para magpa-impress ng ibang tao, 'di ba? Binili niyo siya para sa self-satisfaction niyo. Ano naman, 'di ba? Kung Russo yung motor mo or China bike yung motor mo or Z200X na Motorstar, 'di ba? At least, 'di ba? Na-enjoy mo, na-enjoy mo yung pagmumotor, na-enjoy mo yung buhay mo. 'Di ba? 'Yun yung mahalaga doon, mga chong. 'Di ba? Hopefully no na this vlog makes sense, mga chong, para sa mga tao na laging ang hilig-hilig ipagkumpara ng mga motor. Tama na. And yun nga pala, mga chong, no. Once again, gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa channel. Again, kung bago ka lang dito, di ba, bumuhalimutan mag-subscribe. Pakisuntok yung subscribe button. Ngayon, sasakyan ko itong motor ni Tropa. Pandarin na din natin. Open muffler. Salbahe. So yung ano eh, yung ito yun yung ano eh, yung pinamahalagang importante sa lahat. Yung kapag sakay mo ng motor mo, masaya ka eh. Ayun, no? Big bike feel. Pero sa akin, hindi ko nararamdaman big bike tong Z200X kasi masyado siyang flat yung paa ko. Yan. Yan lang yung problema ko sa kanya. Pero meron naman ako mga nakikita na nagpapataas ng kwetan, nagpapa-adjust ng shock. So yun, mga chong, di ba? Matuto tayo makontento kung ano yung doon naman sa mga accept, mga chong, na kumuha ng China bike or nag-aalangan kumuha ng China bike, mga chong. Diba, huwag kayong mag-alangan kung yun lang talaga yung kaya ng budget nyo, di ba? Bakit hindi? Di ba? Basta as long as kung maghuhulugan kayo, kaya nyo siyang bayaran, isipin nyo, mga chong, life commitment yun. Yung pagbabayad ng motor, yung pag-installment, pagbabayad ng motor every month, isipin yung commitment nyo yan, ha? Ako, yung motor ko, mga chong, hindi ko kinakaihahulugan yan, pero matatapos ko na yan. 4 months to go or 3 months, something like that. So yun lang, di ba? Huwag natin, alisin natin sa mentalidad yung ayoko na ng motor na to, ayoko nang bayaran, ang hirap bayaran, di ba? Sa una pa lang, ba't ka umuha ng motor kung hindi mo pala kayang bayaran? So, paandarin natin to. Test drive ko nga.
maganda na yung brake na ito. Nung una kong test drive to, bitin ako sa brake eh. Abulin na naman ako na ito. Yung aabulin ah. Bila nila, okay na. Well mga chong, hopefully this vlog makes sense, no? Diba? Nagkakwenta yung vlog natin ngayon kasi gusto ko talaga siyang pag-usapan, no? Na yung iwasan natin talaga na pagkumpara yung mga motor kasi, diba, isa lang naman yung purpose natin kung ba't tayo kumuha ng motor, the passion, respeto sa mga riders kahit anong brand pa yan mga chong, kahit anong klaseng bike and motor pa yan, diba? So yun lang mga chong, I think I will end the vlog here. Sa tingin ko, nasabi ko na naman yung mga gusto kong sabihin sa vlog na to. So maraming salamat sa panonood. Pasensya na sa mga na-clickbait, no? And pasensya na sa mga nainis kung ganun man yung thumbnail ko. Pero, di ba? For the views. So once again, this is Brian O'Toole and I'm out! Perfect!